Ayan, ito dapat guys, yung resort na papatayuan ko. Hindi ko alam bakit nagkaganto, pero ayun yung swimming pool dapat. Natatandaan ko, nag-down payment ako ng 100,000 pesos para daw masimulan na makabili ng mga bagay-bagay. Tapos, siya na din yung nag-offer na kaya niya daw gawin yung mga cabin, yung mga ibang bagay, electrical, lahat. So, sa kanya ko na pinagawa. Pasend ako ng pasend ng 50,000, 30,000, 100,000. Lumaki ng lumaki yung mga pinap... Dalawa lang yung ganito, no? Yung ano, sir? So, gulat ako. Ay, wow. What's up mga ninja, it's me Bon Prine at ako Master Okage. At ngayon guys ay panibagong video na naman ang ating gagawin. Kasi ngayon tayo ay magkakamustahan. Ayan, sobrang tagal kong hindi nag-vlog. Parang months na ata ako hindi nag-upload ng video. Nag-upload lang ako kasi minsan kailangan ko. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko. Kasi this past few months, sobrang lugmok ko. And di naman totally sobrang lugmok to the point na hindi ako makakilos. Pero siguro nawala yung ano, yung excitement ko sa buhay. Share ko lang sa inyo, 'di ba? Kung alam nyo guys, naggawa kami ng reality show. 'Yun yung dapat yung first ever YouTube reality show dito, Team Love the Reality nga. Para sa pag-ibig na hindi perfect. Titiyo ko yung natutupad yung mga pangarap sa buhay. Ano ba? Mayakan mo. Pero hindi yun na-upload kasi nagkaroon ng problema. Part din doon yung eto nga na-scam ako. So, 1 year ago na ata yun, napag-isipan ko while filming the reality show, gusto kong magpagawa ng resort or rest house sa Batangas kasi gusto ko ng something na papahingahan namin ni Love, ng family ko, ng friends ko. Tapos may nahanap akong contractor. Sa online ko lang siya nakita. Siguro yun yung kasalanan ko din. Nagtiwala ako masyado, pero ayun. Tapos yun, nag-meeting kami, nagpunta kami sa site hanggang sa sinimula na nila. Nag-down payment ako nun. Natatandaan ko, nag-down payment ako ng 100,000 pesos para daw masimulan na makabili ng mga bagay-bagay, ma-start na. Tiwala naman ako nun guys kasi napakita niya na madami siyang nag-down resort. Tapos, siya na din yung nag-offer na kaya niya daw gawin yung mga cabin, yung mga ibang bagay, electrical, lahat. So, sa kanya ko na pinagawa. Sinimula naman nila. As in, sinimula nila yung resort. As in, kahit madaling araw, nagsisend sila ng update, gumagawa sila doon. Doon nga ako na weirdan eh, kasi wala siyang takot, kasi nagfi-film kami ng reality show noon. Siya pa yung nagsabi na ipakita daw siya sa vlog, ipakita siya sa show, kasi gusto niya ma-expose. Noong mga panahon na to, asang-asa kami guys, kasi tingnan nyo naman no, mukha talaga silang gumagawa. Sobrang saya na namin kasi akala namin yung totoo na tota. Paano kuryente nila dito? Kaya nga, wala pang kuryente dito. Oh my God! Ay akong makita! Grabe, may swimming pool na! Lo, ang ganda lang! Oh my God! Ito na yung swimming pool na size, no? Lalaki nito, love. Alam mo, marami, pwede dyan si Janina, si Joanna, si Mami, si Sebi. Love, ano totoo na! May swimming pool na! Sample swimming! Sample swimming! Naman na nagpagawa ng pool. Pero, love, it's a jacuzzi. Pinabula? Oo. Tapos papalandscape pa. Grabe. 3. Hawakan mo, parang papalahin mo yung ano. Mga first week na, hanggang sa sinisingle niya na ako unti-unti, ako naman si bigay ng bigay. Pasend ako ng pasend ng 50,000, 30,000, 100,000. Lumaki ng lumaki yung mga pinapagawa ko kasi sabi ko magpa-landscape na din ako. Tapos naniniwala kasi ako sa kanya dahil may tao dun sa site. Tapos may gumagawa. Saan kuya? Dun dito? Sa likod ng kainan na may lalagyan yun ng dito? Upuan. O sir. Pwede, sige. Maglagay tayo isa dito. Travelers. Pan. Ayan, pati ito kuya. Yung tatlo sir sa siulok champagne. Dalawa lang yung ganito, no? Yung ano, sir,
Sa open, sir. Hindi niyo pa nalalagay. Tapos, saan yun dito? Yung stepping stone. Gulat ako ah. Ay, wow. Tapos dito, kuya. Stepping stone ko, sir. Yung ano pala, ito, yung sir. Ganito yung gusto ko, kuya, yeah. Dito. Oh, yan, sir. Not until nung mga ano na, halos isang buwan na, nakapagpasa na ako sa kanya ng mga more than 500,000 pesos. Tapos parang medyo bumabagal na yung gawa nila. Tapos napansin ko parang tumatagal na yung gawa nito. Isang buwan na yung nakalipas, natatanda ko nun, busy kasi ako that time. Minsan nagsasend lang siya ng video. So ako naman, paniwalang-paniwala ako na hanggang sa umabot na ng 600 plus thousand yung nasend kong pera sa kanya, bibisita ko. So nakikita ko naman na may update. Nakita ko, sobrang saya ko na nun nung may nakita kong, alam mo yung bakal na frame para dun sa cabin. Sabi ko, ay, konti na lang ang saya ko matutuloy na to. Tapos sa reality show, isusurprise ko pa sana yung family ko na meron akong pinagawang resort. Natatandaan ko nun, unti-unti na siyang hindi nagre-reply, mabagal na yung reply niya. Tapos, iniwan niya na lang yung mga tauhan niya dun sa site. Nakita ko yung ano, yung site na wala na. Wala nang katao-tao. Ayan, ito dapat guys, yung resort na papatayuan ko. Hindi ko alam bakit nagkaganto. Pero ayan yung swimming pool dapat. Kasi ito yung cabin. Nung una, nagsasorry pa siya. Sabi niya, sir, sorry, nagkaroon lang ng delay. Pupunta uli kami dyan. Hanggang sa umabot sa more than 3 months na, na wala pa rin siyang ginagawa, hindi na siya bumalik. Tapos ayun, ako doon ko na unti-unti tinanggap na sobrang lungkot ko nun guys, as in kasi imagine nyo, 600,000 plus. Doon ko lang na-realize na hala, na-scam pala ako, ganun kalaki. Buti na lang, hindi pa lumaki ng lumaki yung na-scam niya sa akin ng more than million. Buti na tigil sa ganun, kasi, pero malaking halaga yun guys, as in sobrang laking halaga nun para sa akin. Kung sana binigay ko na lang or nilaan ko sa ibang bagay, 'di ba? Nag-business na lang ako or gumawa ng ibang bagay. Yung sa series namin na delay na din kasi dapat i-surprise ko na sila. Walan din ako ng gana mag-content, na walan din ako mag-gana na magkaso dun sa nang scam sa akin. Hindi rin ako nag-post ng kahit ano kasi parang lugmok ako. More than a year na nung na-scam ako. Ngayon lang ako natauhan na dapat kumilos na ako, na dapat kasuhan ko siya, na dapat matauhan siya, gawin niya lahat ng way para mabawi ko yung pera ko. Pumunta na ako dun sa resort, sa site. Ang dami nagsilapitan sa akin na in-scam niya din. Ni Ultimo yung mga panambak dun sa nangyari nun, ako yung nag-abono ulit. Sabi ko, ay, 1 year ago na to pero hindi pa rin ako tinitigilan ng ano ng kasamaan ng tao na yun. Yung mga tauhan niya daw dati dun, pati yung mga tauhan niya, iniwan niya dun na parang 1 or 2 weeks. Kasi iniwan niya pala doon nang walang pera, walang pangkain. So yung mga walang pamasahe, nanghingi pa ng pamasahe sa ibang tao doon sa mga kapitbahay. Tapos nanghingi ng pagkain, ganun. So naawa ako noon. Ngayon na-stress talaga ako kasi hindi lang yun yung problema na kinaharap ko. Stress talaga ako. Hindi ko alam kung depressed ba ako that time. May nang scam sa amin ni Baninay na kaibigan niya, na best friend niya, ganun kalala. In-scam si Baninay, in-scam din ako. Kinuhaan kami ng pera. Tapos ang dami pang mga issue na mga friends na wawala sa buhay ko kasi na nalalaman ko na ninanakawan pala ako. So sobrang lungkot kasi parang ang malas ko, parang ganun, parang ang malas no. Pero this time guys, ngayon babalik na ulit ako at itatry ko na ulit. Kung kakamustahin niyo ako ngayon, ako naman ay nakaka-move forward na. Pero, and at nga pala guys, na ano, na nangyari, plano ko na patapos na ulit yung resort. Natatakot kasi ako na may scam, so ngayon, meron naman ako nahanap na legit na contractor and gagawa nung sa resort. So, abangan nyo guys, kasi exciting to. Gusto ko din mamuhay ng probinsya, ganyan, samahan niyo ako guys. Gusto kong mag-alaga ng kambing sa Batangas, samahan niyo kami. Pero yon, sana ano, matuloy na to. And I wish na sana matapos na din siya anytime. So ako nagbabalik sa pagva-vlog, so samahan niyo ako sa aking journey. At ayun lang guys, maraming salamat sa pagnood. And huwag niyo kalimutan guys na mag-like kayo, mag-comment kayo ng mga suggestion niyo. And subscribe kayo sa aking channel. So ayun lang guys, maraming salamat and kita-kits tayo on my next vlog.
guys, tingnan nyo. Madami pa akong ilalagay na ganyan, pero...